First time niyang nag-floor polisher sa buong bahay niya at naisip niyang mabuti na lamang at mayaman si na Mrs. Mercadejas, kompleto sa modernong mga gamit. Kung bunot pa ang ginamit niya sa pagpapakintab ng sahig, ay baka lumawit na ang dila niya sa hirap. Si Isabella ay sa pag-feather duster na lamang niya itinoka, nag-alala siyang baka makasira lamang ito sa mga makabagong kagamitan ng mga Mercadejas. Kasunod niyon, pinadidilig niya sa babae ang mga halaman sa paligid ng bahay. Hos naman ang gamit doon at marahil ay hindi napapalpak si Isabella. Nang papatanghalina, ay tumulong siya kay Nita sa kusina. Masarap magluto para sa mga Mercadejas dahil kompleto ang sangkap sa malaki nitong ref at upright freezer. Manghang-mangha si Nita nang panoorin siya sa pagpe-prepara ng pagluluto ng relyenong manok ang itinernyo niya roon sa putsero. Tiyak na matutuwa sila, sabi ni Nita habang pinanonood ang bawat galaw niya. Mababagong luto na matitikman nila. Ako'y puro simple ang alam ihain sa kanila. Eh, madali lang naman ang mga ito. Paano ka natuto ng mga ganyang komplikadong recipe? Ano, stewardess nga ang dating amo namin eh. Siyang nagturo sa akin ng international cuisine. Hindi totoo iyon. Natuto lamang siya ng mga komplikadong recipe dahil pinag-aralan niya iyon buhat sa recipe book na bigay ng publisher nila. Nagpa-publish din kasi ang Books to Treasure ng mga recipe books. Patikim nga! Tumusok si Nita ng isang pirasong karne sa putsero. Ano? Tanong niya matapos matikman ni Nita ang karne. Ang sarap! Ah! Walang-wala ang mga luto ko na kung! Ha? Nakangiting sabi niya na conscious naman siya sa sobrang pamumuri ni Nita. Oo nga, tiyak niyang relleno mo iganon din, pero ang hirap pala ng pagagayak niya, no? Mabusisi nga, kahit naman anong relleno eh, lalo na ang bangus, aalisan mo pang mabuti ng mga tinik para puro laman lamang ang mailagay sa loob ng balat. Mabuti nga itong manok at ide-debone mo lang. Ano yung ide-debone? Natigilan siya. Nakagamit na naman siya ng isang term na hindi bagay sa isang supposed to be a maid lamang. Ah, aalisan ng buto. Gusto niyang ipaliwanag na anumang root word na Ingles na kinabitan ng prefix na de, sa unahan ay mga ngahulugang binabawasan o ginagawa ng kabaliktaran ang naturang salita. Pero syempre, hindi niya maipapaliwanag iyon kay Nita nang hindi siya lalabas na intelektual at dapat ay hindi siya lumabas na ganoon sa paningin nito. Natutuhan ko yung term na yon sa dati naming amo. Pati minsang pag-i-English-English, English speaking kasi yun eh, nakakahawa tuloy. Di pati si Isabella ay nahawa rin. Kuwan, medyo mahina ang pick-up ng kapatid kong yun. Biro niya. Mukha nga mas matalino ka sa kanya siguro kung nakapagpatuloy ka ng pag-aaral, eh may malayo kang mararating. Siguro nga, kaso mahirap lang kami eh. Itinutok niya ang tingin sa niluluto dahil kahit paano ay nagigilty rin naman siya sa ginagawang pagsisinungaling sa kaharap. Tingin pa naman niya ay bilib na bilib ito sa mga sinasabi niya. Pero hindi rin naman ako tumigil sa pag-aaral. Nakangiti ng baling niya kay Nita, kumunot ang noo ng babae. Sariling sikap ko lang. Paliwanag niya. Mahilig akong magbabasa ng kung ano-ano para may matutuhan ako. Ha, masisiyahan ka rito dahil ang daming libro sa library niya na ma'am. Magpapaalam ka nga lang, saka magkakasundo kayo ni Lucille. Mahilig ding magbasa ng libro yun eh, kaya lang puro libro ng romansa. Yung mga Meals and Bones yata yun, saka mga Sweet Dreams. Tagalog romance, hindi siya nagbabasa? Curious siya. Nagbabasa rin pero itinatago kayo ma'am, medyo pinagbabawalan kasi siya sa mga ganun eh. Nang ibaling uli niya ang tingin sa niluluto, naisip niya, pinabasa rin kaya ni Lucille ang mga sinusulat niya? Paborito kaya nito si Natalia Miranda? Kung magkakagayon, ano kaya magiging reaksyon ng dalaga kapag nalamang minsan ay nakasama nito sa bahay ang nasabing author, nakasama at naging katulong? Ate, ako na lang yan at... Iniiwas ni Natalia ang dala niyang ventilador na gustong kunin ni Isabella. Ano ba, Isabella? Mahalata tayo niyan eh. Pero pagod ka na eh. Saka humanap ka ng sarili mong magagawa, huwag mo akong pakialaman. Pigil ang pagkakasabi niyang iyon pero gigil. Luminga pa nga siya sa paligid, sa pangambang may makarinig sa kanila. Wala naman dahil dadalawa sila ni Isabella sa salas.
Linisin mo na lang yung CR sa itaas, sige na. Pagtataboy niya kay Isabella at ubili pawari ang dalaga nang lumayo, palingon-lingon sa kanya. Alam niya worried ito sa nakikitang pagpapakahirap niya, nag-aalala at nag-aalangan. Luto mo talaga to? Hindi makapaniwalang tanong ni Joaquin sa harap ng kapagkainan. Eh, hindi niya alam kung nasarapan ng binata o kabaligtaran niyon. Kaya hindi niya agad malaman ang isasagot. Luto nga ho niya yan, sir. Nagmamalaking sabi ni Nita na nasa likuran ng kinauupuan ni Judge Mercadejas at may hawak na pichel ng tubig. Si Natalia ay kasalukuyang naglalagay ng prutas sa isang tray. Parang sa class na hotel ang lasa ah, sabi ni Joaquin habang nakatingin sa bowl ng ulam. Ganyan yata ang mga type na pagkain ng dating amo nila, na stewardess, sabi ni Judge Mercadejas. Kaya natutuhan niyang lutuin. Pwede ka ng chef sa isang deklaseng restaurant. Pakiramdam ni Natalia ay magbablas siya sa pamumuri ni Joaquin. Uy, uy! Nakasimangot na sabi ni Judge Mercadejas, huwag mong ilagay iyan sa isip ni Kathy, ha? Sa halip-halip na nakatagpo tayo ng mina eh. Oo nga naman, kuya. Ani Marisol na halatang ganado rin sa pagkain. Really, Kathy? Nakangiting baling kay Natalia ni Judge Mercadejas. You're an angel. Heaven sent kaya ta sa amin eh. Sayang at hindi pa alam yun ni Kuya Lucas. Natatawang sabi ni Lucille. Akala niya ay recipe na naman ni Ate Nita ang nadadatnan niya, kaya hindi dito kumain. Pag ganito ng ganito ay baka sa kusina na lang kita idestino, Kathy. Sabi uli ni Judge Mercadejas. Total eh, mas gamay naman ni Nita mga trabaho sa bahay, di ba Nita? Oo nga ma'am. Ano Kathy? Sige. Naisip ni Natalia, mas maganda iyon dahil hindi siya magiging mahirap. Kung ganon, eh ikaw na rin ang pangangasiwain ko sa pag-grocery, ani Judge Mercadejas, para alam mo kung ano-ano ang mga kakailanganin mo sa pagluluto. Sa una eh, magko-coordinate ka lang muna, kay Nita. Tumango si Natalia, kahit sa sulok ng kanyang mga mata, ay nakikita niyang nakatingin sa kanya si Joaquin. Palagay niya ay humahanga pa rin sa kanyang culinary talent. Kahit naman masaya na siya ng ganun, sa isang sulok ng kanyang isip, ay nalulungkot siyang hinahangaan siya ni Joaquin bilang isang magaling na katulong. Magkasama sila ni Isabella sa isa sa dalawang servants' quarters. Si Nita ay solo ang isang silid na karating lamang ng kanila ni Isabella. Kaliligo lang niya at nagpapatuyo na buhok para makapagpahinga na sila. Kinuha niya sa ilalim ng bag na kinaroroonan ng mga gamit niya ang kanyang pocket bell pager. Katabi niyo ang kanyang cellular phone na binaon din niya nang lumipat sa bahay ng mga Mercadejas. Titingnan niya kung may message siyang tinanggap sa maghapon. Mayroon nga, tatlong message. Ang isa ay buhat sa kanyang mommy. Nagtatanong kung nasaan siya at bakit daw ayon sa voice tape niya sa telepono ay nagbabakasyon siya. Ganoon din halos ang message ni Christina. Tawagan naman daw niya ito at ipaalam kung nasaan siya. Bali may tono pa ng pagdaramdamang message ng dalaga na hindi muna siya nagpaalam bago magbakasyon. Ang ikatlong message ay mula sa kanilang opisina. Tawag daw ng tawag si Suzanne sa kondo pero walang sumasagot na katulong. Magkakamiting daw sila sa opisina sa Miyerkules ng hapon at importanteng dumating siya. Nang ibalik sa taguan ng pager, tiniyak niyang nakamute iyon. Pati ang cellular phone ay sinigurado niyang naka-off, binaon lamang. Kinabukasan na siya nakatawag sa kanilang opisina. Dahil wala namang ibang tao sa salas, ang telepono roon ang ginamit niya sa halip na ang dalang cellphone. Tita Natalia? Tuwang sabi ni Suzanne nang mabosesan siya. Ba't para kang nakakarinig ng multo? Biro niya sa kanilang magandang sekretarya. Eh kasi naman, kontak ako ng kontak sa kondo ay walang sumasagot. Maski pager mo ay bugbog na yata sa message ko pero hindi ka pa rin tumatawag. Bakit ba? Kailangan ba ako for interview? Hindi, pero nasan ka ba? Nasa malayo at sekreto, hindi ko pa pwedeng sabihin kung saan. Bakit? Basta, konektado sa ginagawa ko ngayong nobela. Dapat nga i-charge ko sa Books to Treasure ang ginagasta ko ngayon. Bakit? Nagbabakasyon ka ba sa Boracay? Hindi no, at lalong hindi ako nagpapasarap. Ano ba yung importanteng sasabihin mo?
at nagmamadali ako. Ipinapakontak ka kasi ni na Boss Benjamin dahil sa gagawin ninyong autographing session sa darating na book fair. Naalala niya ang taunang exhibit na taon-taon nilang sinasalihan. Sa susunod na buwan na nga pala iyon, nakaugalian na nilang sabayan iyon ng autograph signing silang mga author na babae sa Books to Treasure. Kailan nga yun? Tanong niya. Next month, September 14 to 15 and 21 to 22. As usual, dalawang sunod na Sabado at Linggo. Linggo lamang ang day off niya sa mga merkadehas. Paano siya makakadalo sa mga araw ng Sabado ng kanilang autographing session? Ngayon lamang niya naisip na magkakaroon ng komplikasyon sa pagiging maid niya pagdating ng mga ganitong problema. Bakit? Nasa mga merkadehas ka pa ba sa susunod na buwan? Sabi ng isip niya, hindi kaya tapos mo na noong sulatin na nobela mo at nakapag-resign na sa kanila? Posible kahit nakakalungkot ang aspetong iyon. Ano raw bang pagmimitingan sa Wednesday? Tanong niya kay Suzanne. Mga detalye kung anong oras kayo dapat na nasa Mega Mall. Doon uli gaganapin eh. Kung anong isusuot, saka bibigyan kayo ng ID. Yun lang naman pala eh. Itatanong ko na lang sa iyo as sa telepono pag malapit na. Yun namang ID, pipick upin ko na lang dyan pag malapit na rin. Talagang busy ka ha? Oo, sabihin mo na lang kay na Boss Benjamin para ika mo sa ikagaganda ito na ginagawa kong nobela. May iba pa kayong didiscussin eh. Ano? Yung nalalapit yung pagbiyahe sa South, di ba't magkakaroon din kayo roon ng series of autographing session? Isasabay sa blessing ng beach house ni Boss Carlos sa General Santos. Oh no! Sabi ng isip niya, ano ba ang idadahilan niya para makalusot sa mga merkadehas? Imposible namang ang commitment niya sa opisina ang baliwalain niya. Bilang number one writer ng Books to Treasure, ay obligado siyang gampanan ang function niya. Saka tita, kailangan ko ng black and white picture mo. Aanin mo? Mababago na ang presentation natin ng mga libro. Lalagyan na sa back cover ng litrato ng mga authors, hinihiling ng mga fans. Parang sa abroad, social no? Oh no! Napalakas na sambit niya. Tita? Sabi ni Suzanne na waring ipinagtakang hindi siya natuwa sa ibinalita nito. Kung noon nangyari iyon, ay tiyak ngang matutuwa siya. Pero sa ngayon na ipinakatatago-tago niya sa mga merkadehas ang identity niya, hinding-hindi niya mapapayagang mapublish sa libro ang mga litrato niya. At alam niyang mahihirapan siyang ipaliwanag sa mga boss niya kung bakit kailangan niyang tumanggi sa bagong pakulo ng mga ito. Parang kinasiyahan siya ng tadhana ng Miyerkules na iyon. Sumasakit na ang ulo niya kanina sa kaiisip kung paano saglit na makaka-iskapo para makadalo sa meeting sa kanilang opisina. Pero wala pa rin siya maisip na idadahilan. Saka naman siya inutusan ni Judge Mercadejas na mag-grocery. Asama ka na lang kay Nita, sabi ng babae. Malapit lamang dyan sa makalabas ng subdivision ng grocery, isang sakay lang ng tricycle. Ako na lang ho para hindi maabala si Nita. Aniya, pinigil niyang lumarawan sa anyo niya ang labis na katuwaan. Sigurado kang hindi ka maliligaw? Paniniyak ni Judge Mercadejas. Hindi ho ma'am. Binigyan siya ng babae ng pera at listahan ng mga bibilhin. Bahala na rin daw siya sa iba pa niyang kakailanganin. Hello ma'am? Natalia, is that you? High pitch ang tono ni Mrs. Miranda. Halatang nabigla na mabosesan si Natalia sa telepono. Ako nga ma'am, natatawang sabi niya. Sabi na nga ba niya na ganito ang magiging reaksyon ng mami niya. Where are you? Halatang anxious na tanong ng babae. Ano bang nangyayari at pati si Christina ay hindi maintindihan kung nasaan ka? Ni ang maid mo iwala yata sa kondo. Relax ma'am. Right now, I'm at my boss' private office. May meeting kami at sumingit lamang akong matawagan ka muna. But I have to make it quick. Aside from the fact that we're in the middle of the meeting, kailangan ko pang makabalik agad sa mga amo ko. Mga amo? You mean, ang mga boss mo riyan? Nope. May iba pa akong mga amo. Sino? Natalia? Ano ba talagang kalukuhan nito at... Relax, ma'am. I'm okay. I'm just taking a break. Ang sabi mo sa voice tape ay nagbabakasyon ka. Yup, bakasyon na may kasamang trabaho. Bakit hindi ko pwedeng malaman kung nasaan ka?
Because you wouldn't approve of it, I'm sure. Ano ba talagang ginagawa mo? Halata niya na napipika na ang ina sa paglilihim niya. Nothing bad, Mom. Believe me, may kaugnayan lamang sa kasalukuyang isinusulat ko. Pag natapos ko yun, saka na ako magkukwento sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Mrs. Miranda ng matiyak na hindi siya nito mapipilit magtapat. Ay, take good care of yourself na lang, ha? I always do, ikaw rin. Kasama mo si Isabella? Oo, okay lang din siya. Bueno, kung anumang kalokohan yan, get it over and done with and fast. Nag-aalala tuloy ako. Yan ang problema sa'yo, Mommy eh. You always worry. Why not try to relax and enjoy yourself sometimes? Be a little bit daring. Adventurous. Ikaw na lang, no? Isasali mo pa ako sa mga kalokohan mo? Ipinarinig niya sa ina ang pagtatawa niya. Yung kaibigan mo, nagwo-worry na rin. Tawagan mo siya, ha? Yes, Mom. At ang pagkain mo? Mom? Natatawang gamit uli niya ng tono kapag gusto nang patigilin sa pagsasalita ang ina. I still have a meeting to return to, okay? Take care and I love you. Love you too, bye! Nung hindi ka makakadalo sa mga araw ng Linggo sa autograph signing niyo sa Mega Mall? Maang natanong ng isa sa tatlong boss niya na si Boss Carlos. Bale, presidente ito sa Books to Treasure at pinakamataas ang ranggo sa tatlo. Gayon man ay nakakaya niya itong lambingin at biruin dahil kapag nasa mudan lalaki ay mabait at sweet sa kanilang mga author. Hindi nga boss, malambing ang boses na sabi niya. May previous commitment na ako sa mga araw na yun eh. Abay, cancelin mo! Kunwari, formal na sabi ng mahigit 50 taong gulang na lalaki. Mas importante tong affair natin, no? I'll try. Sabi niya nag-iisip na agad ng paraan kung paano makapagda-day off ng dalawang sunod na araw, ng dalawang sunod na linggo. Posible nga kayang hirami na lamang niya ang day off ni Isabella? Pares ng suhestyon nito noon sa kanya? Hindi pwede ang I'll try. Istrikto nang sabi ni Boss Carlos. Basta, it's a must na naroon ka. You owe it to your fans. Saka, kailangan din naman ang mga kasamahan mong presence mo. Okay, okay. Pagkukumit na niya. Pero sa tour sa South, talagang hindi ako sigurado kung pwede ako. Sabi mo, baka mauna pa yon sa autograph session. Bakit hindi ka sigurado? Tanong na ni Boss Luigi na vice presidente naman ng kumpanya. Dati, lagi kang available sa mga lakad natin ah. May commitment nga ako ngayon na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo kung ano, konektado sa ginagawa ko ngayong nobela. Wow ha? Huh? Biro sa kanya ng 42 taong gulang na lalaki. Gusto mo pa kami ngayong guiltyin para hindi ka masita? Totoo nga boss, I wish I could tell you this pero hindi pa pwede eh, saka na lang. Bigyan mo naman kami ng clue! Nakatawang pakli ni Joe Alvalcunla, co-writer niya at matanda sa kanya ng ilang taon. Kapares din ito ng naging adventure mo noong minsang kinailangan mo magkunwaring mail order bride. Sabi niya, hindi ba't kinailangan mo pang mag-apply kunwari sa isang matchmaking agency para lamang ma-feel at ma-research ang mga pangyayari sa ganoong arrangement? totohanan siyang nabingwit ng isang foreigner. Biro ni Myla Joshua, isa pang co-writer. Baka ganoon din ang nangyayari sa'yo ngayon, Natalia, ha? Ay, sana nga. Ganting biro niya sa kasamahan. Yun! Nangingisla pa mga mata niya. Sabad ni Vilda Obligacion, isa pang author sa Books to Treasure. May naaamoy yata akong romance dyan sa ginagawa mo ah. Kung ano man yan, huwag mong gawing dahilan para hindi ka makasipot sa mga obligasyon mo rito, Natalia. Formal na sabi ni Boss Benjamin, ang kanilang office manager. You have a commitment here. Kapag ang boss na niyang iyon na nagsalita, ay natatameme siya. Formal kasi ito at direct to the point. Okay, formal nang sabi niya. Pero makikiusap akong i-move ang date ng biyahe natin sa South kahit after a month and a half man lang. Okay, sabi ni Boss Carlos pagkaraang saglit na mag-isip. I-move ko na lang din ang date ng blessing ng beach house ko para isang lakad na nga lang. Kung ganun, okay na ang usapan? I have to go. May mga bibilihin pa akong groceries. Tumayo na siya. Wait! Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Boss Luigi. At kailan pa nangyaring ikaw na groceries sa inyo, ha?
Ngayon lang, boss, at hindi para sa akin. Nahihiwaga ang napatitig sa kanya ang lalaki. Konektado pa rin ito sa sekreto kong pagtatago ngayon? Nakangiting sabi niya. I'll make kwento na lang later. Pero may pag-uusapan pa tayo. Ang paglalagay niyo ng litrato sa back page ng mga libro niyo. Ah, yan. Definitely ang hindi pwede. Ang mga kasamahan ko na lang? Kumunot ang noo ng mga boss niya. Temporarily lang naman. Maybe after a month and a half din ay pwede na. Pero Natalia! Si Boss Carlos. Pagbigyan niyo na ako rito, boss. Pero maiiba ang format ng libro mo. For a while lang naman eh. Tsaka malay niyo kung maging attraction pang lalo yun sa mga readers. Siyempre, mamimisteryohan sila kung bakit wala akong picture sa libro gayong ang mga kasamahan ko ay meron. Pag na-curious sila, lalo silang bibili ng libro ko. Or, it may be the other way around. Ani Luigi, tingnan muna natin, boss. Basta sa ngayon, I beg of you, hindi muna ako kasali sa pakulong iyon. Naku, Natalia! Parang sumasakit ang ulo sa konsumisyon na sabi ni Boss Carlos. Nakangiti naman ang lalaki dahil walang magawa. Pag di mo ikinwento sa amin later kung ano yung misteryong yan, eh ibabala ka namin sa kanyon. O kaya na may ihulog sa bunganga ng bulkan. Biro na rin ni Boss Luigi. Ang lulupit niyo? Natatawang sabi niya sabay kuha sa shoulder bag niya sa upuan. Hindi na siya napigil ng mga kasamahan na nagmamadali siyang bumabay sa mga iyon.